Sino na po nakapakinig nung lahat tayo, di ba alam natin yung storya ng prodigal son? Kagabi lang. Sinong hindi? Ah, kagabi lang? Galing, di ba? Pagka napag-usapan yung prodigal son about salvation, ang agad po mapasok sa isip natin. Love ng Father, salvation, di ba? Okay. So, paano naman natin ito may re-relate sa prayer? Okay, ito po yung revelation ng Lord sa akin kanina. Okay, dahil prayer tayo, focus tayo sa prayer at gagamitin natin yung kwento patungkol sa prodigal son at i-relate natin siya sa prayer. Babasahin ko pa po ba eh, nabasa nyo naman na to, alam, mahaba eh. No? Ah, hindi lahat. O, sige, basahin natin. O, kwento ko na lang ng paraphrase para mas mabilis. So, merong isang pamilya, yung tatay at may dalawang anak. Yung bunsong anak, ang sabi, tatay, sabi niya, baka pwede naman na ibigay mo na sa akin yung kalahati ng dapat namamanahin ko at total naman, akin naman yan. In short, binigay niya yung tatay at mga ilang araw lang nung nakuha na na lahat ng bunsong anak o yung batang, di ko alam kung baka may anak pa siyang, let's say bunsong anak, nung nakuha niya na lahat nung naipon niya na, tsaka siya umalis ngayon, nagpunta sa malayong lugar at doon siya nagpakasaya-saya. Ang sabi doon, nagpakasaya siya sa mga prostitutes. No? So, alam niyo na, yung lahat ng klase ng bisyo, lahat ng pleasure ng buhay, ginasta niya, winaldas niya yung kanyang lahat ng nakuwang mana. Pagdating doon, nung dumating na yung famine, tagutom, naghirap na siya, para lang may makain siya, naghanap siya ng trabaho, at ang nahanap niyang trabaho ay magpakain ng baboy. Dahil sa gutom niya, pati yung pagkain ng baboy, kinakain niya na. Sa hirap ng buhay, dahil sa nararanasan niya, naalala niya ngayon yung tatay niya. Ang tatay ko kanya, napakaraming katulong sa bahay. Mabuti pa sila, disenteng kinakain, kesa sa kinakain ko ngayon. So sabi niya, tumayo siya. Sabi niya, mainam na lang, punta na lang ako, balik ako sa tatay ko. Sasabihin ko na lang na patawarin niya ako at kahit ituring na lang niya akong isang servant or alipin, hindi na bilang anak. So tumayo siya, bumalik siya sa tatay niya. To make the story short, nakabalik siya, malayo pa lang, nakita siya ng tatay niya, yung tatay niya, sinalubong na siya. Inakap siya ng pagkahigpit-higpit, hinalikan siya, at pagkatapos, pinasok sa loob ng bahay, ang sabi niya sa mga servant, ibigay ang balabal, robe, suotan ng singsing, bigyan ng sandalyas, no? Katapos, tsaka niya sinabing, tatay, patawarin mo ko, nagkasala ako sa Diyos at sa'yo. Sabi niya, huwag mo na akong ituring bilang isang anak, bilang alipin na lang. Walang sagot yung tatay, no? Kunin ang pinatabang guya, mag-celebrate. Ganun po ang soul. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos, malayo pa lang, dumarating na itong si kuya, yan ang kasayahan yun at nagtutugtugan. May sumalubong sa kanya, ang kapatid mo na matagal nang nawala, bumalik, kaya nagkaroon ng piging. Sumama ang loob ni kuya. Ayaw pumasok, nagtatampo. Lumabas si tatay, ang sabi ni tatay, alika ka niya, pumasok ka na, dyan yung kapatid mo. Sabi niya, hindi, sabi niya, makinig ka sa akin. Sabi niya, ako, kahit kailan, lagi ako nandito kasama mo. Pinaglingkuran kita bilang parang alipin. Bilang alipin, sabi niya. Pero niminsan, di mo ako binigyan ng patabang guya para mag-celebrate kasama mga kaibigan ko. Tapos yung anak mo na yan, na winaldas ang pera mo sa mga pokpok. Paraphrase po. Ipagse-celebrate mo pa. Sabi niya, anak, lagi kitang kasama, lahat ng akin ay sa'yo. No? Pero itong kapatid mo na to, nawala at muling bumalik, mag-celebrate tayo. So, yun po yung storya. So, nakita natin. At pagka naririnig natin yung storya na to, laging ang sama nung bata, nung
bunso, no? Ni batang kapatid. Pero may matututunan tayo sa kanya. At kay kuya. Siyempre, si tatay, representation na siya ng Diyos. Ngayon, anong matututunan natin? Gusto ko sana mag-focus na lang kay kuya, eh. Palagay nyo. Mamaya na si Punso, no? Ito yung tayo. Yung family na to, tayo yun, eh. Representation. Meron tayong mga kapatiran na nawawala. Meron naman tayo naka-stay tayo dito. Ito yung bunsong itong bunso na to, actually may maganda siyang karakter eh. Alam niya yung rights niya. Yun ang problema kasi pag Kristiyano, hindi natin alam ang rights natin. Hanggang dun lang tayo sa salvation, basta ligtas na ako. Ayaw nating i-enjoy kung ano pa yung kasama ng salvation. Nasa loob ka ng bahay ng Diyos or nasa loob ka ng tahanan na yun, ang sabi ng tatay, kung anong akin, sa'yo din. Kaso, hindi niya ginagamit yung authority na meron siya. Meron siya eh. Kanya yun eh. Pero hindi niya ginagamit. No? Ang magandang karakter ng bata, alam niya yung karapatan niya. Alam niya kung ano yung para sa kanya. Yung party niya. No? Alam niya yun. At hindi yun ipagkakait ng Diyos. Dahil alam niya, yun naman ay sa'yo. Binigay niya. Karapatan niya yun, di po ba? E binigay niya. Yun nga lang, tayong mga anak, minsan, mali nga lang ang paggamit. So, ang magandang karakter ng bata dito, marunong siya manalangin. Yung asking is also equivalent to praying. Meron ka, alam mo na merong in store sa'yo sa langit ng mga pagpapala, sa'yo yun. Kaso hindi mo hinihingi sa tatay mo na, pwede ba, tay, akin na muna yan. Akin na, ma-enjoy ko. Ibibigay ng Diyos. Ang mali lang nung bata dito, ginamit niya sa hindi maganda. Pero kung ginamit niya sa maganda, walang problema sana, di po ba? Kasi ang pagkakamali nating mga Christian, yun nga, dumarating sa parang religious na lang activities. Punta ka sa simbahan, makikipag-fellowship ka, worship ka, magpa-pray kang konti, uwi ka. Ganun lang, routine. Hindi natin alam kung ano talaga yung authority na pinagkaloob sa atin. Yung kasamang package ng salvation. Yung pong ano kasi dito, nire-represent yung robe, yung position. No? Actually, una, nandun naman siya sa loob eh, di ba? Parang yung anak na panganay, andun siya, hindi siya nawawala. Yung robe na kasuot sa kanya yon, hindi niya napapansin na may robe siya, yung panganay. So, pinakita dito, para lang siguro mapansin din ng kuya, no, na matagal mo nang suot yung ruby, hindi mo lang ginagamit kasi. Hindi mo lang kasi alam. At yung ring daw yon, yun yung authority, yung robe position. Sabihin, hindi ka alipin, anak ka. Tapos yung sing-sing, yun yung authority. Kung anong meron ng tatay mo, iyo din yun. Okay? Kung anong meron sa kaharian ng langit, iyo din yun. Kasi nga, tagapagmana ka. At yung sandalyas, nung unang panahon, dumating yung anak, wala siyang suot na sapatos, di ba? Binigyan siya ng sandalyas. Nung panahon na yon, ang mga nakapaalang, alipin. So, nung pinasuot yung sandalyas, parang affirmation, inulit niya, hindi anak. Ay, hindi ka alipin. Pagbalik mo sa bahay na to, hindi ka alipin. Anak pa rin kita, kahit ganyan yung ginawa mo. Ang focus natin, sabi ko, sa tatay, ay sa kuya. Madalas eto tayo eh. Hindi tayo nawawala sa loob ng simbahan. And yet yung karakter natin, katulad ni kuya. Nung nakita niya yung kapatid na bumalik, nagalit siya, di ba? Parang tayo, meron tayong mga kapatid na nagpapawindang-windang. O kaya nandito sila, nananatili sa simbahan, pero nakikita natin kida-kida. Kasi sabi niya eh, di ba? Teka lang, makinig ka nga, tay. Yung anak mo na yan, kinuha yung pera mo, winaldas niya sa mga prostitute. Alam niya kung ano nangyayari sa kapatid niya. Ibig sabihin, sinubaybayan niya yung kapatid niya, hindi po ba?
Paano niyang nalaman na ganun ang ginagawa ng kapatid niya? Ganun din tayo eh. Nakamasid tayo sa mga kapatid natin. Tinitingnan natin kung anong meron sila, kung anong ginagawa nila at kung anong meron sila. At dahil alam natin na gumagawa sila ng hindi maganda, ang lagi na ngayon sasabihin natin, may karapatan ba siyang manalangin sa Diyos? May karapatan ba siya tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos? Eh, makasalanan siya eh. Hindi ba parang tayo yon, no? Yung kuya dito. So, parang nakita natin, ginastos niya yung binigay mo sa kanya, winaldas niya lang. Samantalang ako, nandi dito. Kaya pag minsan naman, hindi nga nagkakasali yung kapatid, pero meron kang isang kapatid na nakikita sa loob ng iglesia, palaging pinagpapala, pero hindi siya active sa gawain. Tatanungin mo ang Lord ngayon, bakit siya pinagpapala mo? Ako lagi nasa ministry. Lagi ako ma-attend. Sa PM, BS, lahat na, ina-attendan ko. Pero bakit higit siyang pinagpapala? Ang dami nating nakikita, no? Hindi natin nakikita yung tayo, yung estado natin. Actually, tayo yung may mali. Etong kuya ang may mali. Ayaw niya kasing, hindi niya alam yung karapatan niya. So, sabi ba niya, matagal na siya, hindi siya man lang binigyan. Yung maganda yung sabi niyang tatay eh, palagi kitang kasama. Kung anong akin, iyo. So kung nasa simbahan tayo at hindi tayo nakakaranas ng pagpapala, may mali sa atin. May mali sa atin. Kasi kasama ko kayo eh, nandito kayo sa iglesia ng anak ko kayo. Hindi niya sinabing alipin kayo. Anak. Kumbaga yung ginagawa nating paglilingkod sa ating mga magulang, hindi yun bilang alipin, di ba? Kumbaga parang gratitude or pagrespeto, kaya ginagawa natin yung ganun din yung dapat na ginagawa. Pero sabi pa dito nung elder son, sabi niya parang pinaglingkuran kita bilang alipin. Pero hindi yun ang gusto ng tatay kasi. Huwag mo akong paglingkuran bilang alipin. Gusto ko makita ko sa'yo bilang anak ko. Ang dami nilang alipin, di ba sabi nung bunso? Sa bahay ng tatay ko, ang dami niyang alipin. Lahat yun kumakain ng maayos. Ako kumakain ng... Ang dami nilang alipin. Bakit niya ginagawa yung ginagawa ng alipin? Meaning, hindi niya alam kung anong estado niya sa buhay. Tayong mga Kristiyano, sinasabi natin born again tayo, pero hindi natin alam kung ano standing natin before God. Kaya hindi natin nararanasan yung mga pagpapalang dapat nating nararanasan dahil hindi natin alam yung standing natin sa harapan ng Diyos. Napakadali, sabihin ng kuya, tay, pwede bang magpatay ako ng isang kambing at magse-celebrate kaming mga kaibigan ko? Napakadali. Hindi siya marunong mag-pray. Hindi siya marunong humingi. At hindi niya alam yung karapatan niya dun sa body. Pero yung bunso, kahit papano, alam niya. Alam niya yung rights niya. At sa una, hesitant siya. Meron siyang unforgiving heart. Ang sabi nila, pag daw nagkasala ka at humingi ka ng gusto mong humingi ng tawad sa Diyos, wala kang reservation sa puso mo. Pag humingi ka ng kapatawaran sa Lord at pinatawad ka niya, patawarin mo din yung sarili mo. Kasi pagka daw kinukondem mo ang sarili mo, hindi ka lalapit sa tatay mo, sabi niya, ituring mo na lang akong bilang alipin, hindi na bilang anak. Doon nagkakamali ang isang Kristiyano. Lalapit siya sa prayer, may hesitation. Kaya tuloy, parang, Lord, baka po pwedeng kumpong kalooban ninyo. Pero pag ang anak, yung alam niyang standing niya before sa kanyang tatay, Ama, pwede po ba? Hindi. Ibigay mo na sa akin itong pagpapalang ito. Kaya itong party ko na to. Kasi alam niya kanya yun eh. So, ganun din ang estado natin sa Diyos. Paglalapit tayo sa Diyos, alam ko na may hinanda ka ng pagpapala para sa akin. Lord, handa na akong tanggapin ito para gamitin ko
handa ka na. Parang itong batang to, handa siyang tanggapin yung pagpapala na yon nung araw na yon. Kaso minsan nga lang din, pagka tumatanggap ng pagpapala, nawiwindang nga lang tayo. Kaya napakahirap ding humawak ng malaking... Sino dito mayaman? Mayaman tayo sa harap ng Lord, no? Pero yung material na hawak natin, no? Totoo, sa totoo, tama din yung sinabi sa ano eh, na napakahirap pumasok sa, no, sa butas ng karayom. Kasi wala kayong, pagkaumaga, wala yung total dependence mo sa Lord eh. Yung pagwalang-wala, kaya sabi niya, mapalad ang yaong mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At mamanahin nila ang kaharian ng langit, sabi po doon, di ba? Pero sa English translation, blessed are those who are poor in spirit. They will inherit the kingdom of God. Pero sa Tagalog, napakaganda. Napakapalad ng mga taong walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng langit. Kaharian ng langit, yung lambang sa langit, dun na pag namatay ka. Ako naniniwala ako, pati dito pa lang, mararanasan mo na. Pagka ang wala kang dinidependehan, kundi ang Diyos lamang. Pero yung mga mayayaman, palagay nyo, gumigising sila sa umaga, inihingi nila yung almusal nila, tanghalian nila. Eh kahit buong limang taon, dire-diretso kaya na nung kanilang kayamanan eh. Kaya napakaliit nung chance na manalangin. Kaya mapalad tayong mga mahihirap. Paggising pa lang natin, iniisip na natin kung anong ilulutuin nating mamayang gabi o mamayang tanghali. Nandoon yung dependence natin sa Diyos. Ang maganda lang, dapat, pag Kristiyano tayo, alam natin na tayo pinagpala. At pinagpala tayo dito sa lupa, nandito na, hindi yung pag namatay ka, tsaka ka palang makakaranas ng heaven. Dito pa lang sa lupa. No? Kaya pag magpa-pray tayo, huwag tayong nahihiya sa Lord na humingi. Kasi karapatan natin yun bilang anak. Kung naniniwala tayong anak tayo niya. Diba? Sabi, yung mga sumusunod at gumagawa sa kanyang mga salita ay mga anak ng Diyos. Kung talagang tayo'y naniniwala sa salita ng Diyos, anak tayo ng Diyos. May karapatan tayong humingi. Meron tayong pagpapala na meron ka na sa kamay mo, kuya, pakiladlad ang kamay mo. Meron yan. Hindi lang natin nakikita kasi spiritual. Baka naman iniisip nyo, sa spiritual lang pala eh. Sabi nila, no, sabi, yun daw mga bagay na material na hinihingi mo sa Diyos, una yan sa spiritual realm. Diyan muna yan nabubuo. Pag yung faith mo buong buo na, at saka siya magmamanifest. Bakit hindi pa binibigay daw? Kasi tinetest pa daw kung talaga bang yung faith mo ay tama. Kaya dapat, di ba sabi, mamuhay kayo ng may pananampalataya. Sabihin, live in faith. Manatili sa pananampalataya. Hindi yung nagpray ako ngayon, Lord, gusto ko po ng kotse. Isang taon na, hindi pa rin dumarating. Tumigil ka na. Paano yung live in faith? Pag sinabing live, present tense, dire-diretso. Kahit hindi pa siya dumarating, sige lang, pray lang ng pray. Sabi nga nung kailan, walang limit yung panalangin natin sa Lord eh. Kailan ka dapat titigil? Sa akin po, si Bernardine ang sabi niya, hindi ka titigil. Kasi yun yung katunayan na you are living in faith. So, okay, balik tayo dun sa kwento natin. Pag lalapit tayo sa Diyos, huwag mong isipin kung ano yung nagawa mo. Naalala nyo, yung mga prayer sa Old Testament, ang laging sinasabi, patawarin mo kami, Panginoon, hindi para sa amin, kundi for your name's sake. Tayo pinagpapala ng Diyos, for His sake, for His name's sake, hindi dahil sa'yo. Hindi dahil mabait ka, kaya ka maraming pagpapala, hindi dahil humingi siya may ministry siya, kaya siya maraming pagpapala. Pinagpapala tayong lahat ng Diyos. Actually, lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Hindi lang natin napapansin. Bulag lang din tayo minsan, no? Nandiyan yung pagpapala.
Hawak-hawak actually natin yung ating authority. Yung stand natin nandiyan, hindi yan nawawala. Kaya nga, sabi nila, iba-iba level ng ano eh, ng pagpapala. Yun ay depende kung paano mo nakikilala yung sarili mo before God at kung paano mo kakilala ang Diyos. Kasi pagpapalain ka niya for His name's sake, para sa glory niya. Pag pinagpala ka niya, para sa glory niya. Anong name niya? Jehovah? Ano? Rapha? Pinagaling ka kasi yun ang pangalan niya. Manggagamot siya. Tapos ano pa po? Yun siya eh. Yun yung character niya. Kaya niya gagawin yun para sa'yo kasi yun yung pangalan niya. So, pag manalangin tayo, huwag tayong katulad nung ano, nung si Kuya. Tinitingnan natin si kapatid, parang si Kuya Alex, ang daming pagpapala. Nag-e-effort ka ngayon, gayahin yung ginagawa ni Kuya Alex. Hindi po. Napakadali lang ng formula. Napakahirap kasi pinapahirap natin. Tayo talaga nagpapahirap. Eh, kasi kaya tayo hindi pinapakinggan ng Diyos kasi siguro ang dami mong ginagawang kasalanan. Actually, yung kuya, nasa loob siya ng iglesia, seloso siya, inggitero siya. Hindi siya masaya sa pagpapalang tinatanggap ng kapatid niya. Biruin mo, bumalik na, hindi pa siya masaya. Ganun din tayo minsan. Nakita natin yung kapatid nasa labas pero pinagpapala. Pambihira naman. Pinagpala pa siya. Napaka bad naman niya. Hindi nga siya dumadalo. O kaya nandito naman sa loob, pinagpapala. Bakit siya pinagpapala? Ako hindi. Samantalang lagi naman. Diba? Ay, napaka-ipokrito talaga. At marami dito yan. Marami talaga, no? Meron pa. Grabe naman siya makapanalangin, kumakaiyak, wagas. Pero naman ang ginagawa niya, napakataray, suplada. Kung makatingin, kala mo, kakainin ako ng buhay. O katatawa. Ganun tayo, ganun kasi tayo. Which is hindi tama. Huwag mong pakialaman si Bunso. At huwag mo rin questionin kung anong gustong ibigay ni tatay kay Bunso. Yung sa'yo, hingin mo. Sabi sa Bible, kaya ka walang tinatanggap kasi hindi ka humihingi. Humingi ka at nang ikaw ay tumanggap. Hindi ka humihingi at napakaganda nung ano eh, specific siya. Pwede bang kunin ko na yung kalahati na dapat mamanay? Yun sa eksaktong binigay sa kanya. Kaya pag mananalangin tayo specific, Lord, gusto ko po nang... Ayan. Sabihin nyo, magandang girlfriend na sexy, huwag ganyan. Joke lang. At inuulit ko, sabi kanina, pag lumapit ka sa Lord, nagkakasala ka man. Eh kung ang paraan lang naman ng pagpapala, hindi ka na nagkakasala, wala na tayong tatanggapin kahit isa sa atin. Tama po ba? Kaya lang tayo may tinatanggap na pagpapala dahil for God's name's sake, He is graceful. Tapos. Graceful siya. Pinapaulan at pinapaaraw niya sa masama at sa mabuti. Kaya wag natin ku-questionin, bakit, Lord? Kailan mo ba ako, Lord, pagpapalain? Tumatayo ka ba sa dapat mong katayuan? Alam mo ba kung anong meron ka? Alam mo ba yung estado mo sa harapan ng Diyos? Diba? Kaya mamaya, pag nag-pray tayo, huwag tayong hesitant sa Lord. Sige lang, bold tayo katulad ng Bunso. Pero pag pinagpala tayo, huwag tayong magwaldas. Huwag kayong bilhin ng bag. Di po, nagbago na po ako. Matagal na, Daddy, pa 1 year. So, hindi po, walang biro. Pagka pinagpapala kasi madalas yung nawawala.
nawawala. Kaya pag may tinanggap tayo, kaya maganda yung ano, yung testimony. Yung iba, ewan ko ha. Ito po, personal ko lang to. Hindi ako nang ano ng ibang tao. Sabi ko, pag may tinanggap na pagpapala, ano man yan, material, spiritual, kagalingan, o ano man yan. Ako gusto ko, laging tinitestify. Kasi form of gratitude. Pag yung tao narinig mo, parang hindi naman, ano, parang nagyayabang na lang siya. Parang nagyayabang lang siya. Paki-check lang po yung heart. Baka naiingit ka lang. Kasi siya pinagpapala siya lagi nasa harapan, nagte-testify. Paki-check lang. Baka hindi siya nagyayabang, nagbibigay talaga siya ng glory sa Lord. Baka lang po ah. Ako, yun po yung ano ko. Ako, pagka kami ni Bernard, pagka meron nag... Wow, praise God. Tungtuwa kami pag merong mga pinagpapalang ganyan. Po. Rejoice, sabi niya, no? Sa mga taong, sa mga brethren. Kung malungkot, makidalamahati ka. Kung masaya, makisaya ka. Yun ang sabi ng Lord sa atin. So, 11 na, tapos na ako. Hindi ka pinutulog. Sa chapter 15, sa simula kasi doon, nagsimula yung Lord sa mga parables na yun, mag-grumble yung mga ano eh, yung mga scribes sa kay mga Pharisee. Diba? Nung iniahayag na ng Lord yung wagas na pagpapatawad ng God, maging sa mga sinners, hindi makapaniwala yung mga Pharisee sa kay mga scribes. Kaya ang ginawa ng Lord, nabigay ngayon siya ng mga parable. At yung bandang huling parable na binigay niya nga about the prodigal son. Doon mismo sa scripture kasi ang pinatutungkulan ng Lord doon sa mga taong katulad nung naiwan, na yung self-righteous na anak, yung Pharisees saka yung mga ano, yung mga scribes. Feeling kasi nila by being so much religious, sila lang ang merong karapatan sa pagmamahal, sa pagpapala ng Ama. Ang sinasabi ng Lord, gaano man, sabi nga sa aklat ng Isaiah, gaano man ka kasing scarlet, di ba, yung kasalanan, lumapit ka sa kanya, you will be forgiven, at magkakaroon ng restoration. Iyon yung pinakita ng Lord dun eh. At hindi siya na makapaniwala. The more na pinakita ng Lord yung tunay na mukha ng Diyos, pagiging mapagpatawad sa pamapagpala, the more na nagngingit-ngit naman yung mga taong self-righteous. Katulad na sinasabi ni Ate Irene kanina, meron din talagang mga Kristiyano na napaka self-righteous. No? At yun ang gusto i-straighten ng Panginoon sa parable na ito. May bumabalik na nga eh. Nagbabalik na nga yung tao. Nagsisisi na siya eh. Rejoice. No, rejoice. Kasi ang God nga, nag-rejoice siya eh. Ni-restore pa. Diba? At sa parte ng tao, especially yung mga religious, pag dumating siya doon sa pagiging self-righteous, hindi niya namamalayan, malayo na siya doon sa image ng God na supposedly meron din siya. Yung pagiging mapagpatawad saka mapagpala rin naman sa mga nagbabalik doon. Okay. So, never condemn ourselves. Pag lalapit ka sa Lord, alam mong siya'y graceful at mapagpatawad. Diretso, lapit lang. Huwag kang hesitant. Katulad nung bata, nung naisip niya na tatayo nga ako. Sige na, pupunta ako doon. Alatul, pumunta siya, no? Ganyan na. Pero kahit pa paano, mayroon pa rin siya doon, ano, na hindi niya ganun pa pinatawad yung sarili. Kasi huwag mo na akong ituring na anak. Alipin na lang. Ang alipin, konti lang na tinatanggap kaysa anak, di ba? So, pag ganun tayo pag nagpa-pray, eh. Lord, kahit eto lang, kahit itong prayer ko na lang ang sagutin mo, kahit wag na to, no? Kung minsan, gusto mo to, pero dahil alam mong hindi ka straightforward sa gawain, gusto ko sana, Lord, sana ng house and that. Pero okay na lang din po kahit condo. No? Okay na lang din po kahit condo. One room. Pwede na yung one room. hindi ka hindi mo mahingi kasi nga, dahil meron kang baka hindi pagbigyan kasi, di ba? Eto ako eh, no? Ganito ginagawa ko. Kaya nakakaano lang yung pagka ang yabang naman niyang manalangin, lakas ng loob niyang humingi.
ganun naman siya, di ba? Pawag naman tayong ganun. Huwag tayong maging kuya. O, oh, sige po, kuya, may sasawin. Humility naman po yung pinakita. Sabi ko nga, sa gabi, there's no place like home. Hinahayaan ng Lord na, sige, maranasan natin yung mga bagay. For you to realize, someday, alam nung Ama, alam nung Panginoon, babalikan sa akin. Yun nga, yung glory sa Lord pa rin naman. Pag pinag-aralan ko kasi po yan, ang nakikita yung, kasi sa Tagalog, alibugang nga natin. Prodigal. Ang nakikita yung una. Kaya nga, naalala ko yung message sa mga nakaraan. The other prodigal son. May ganun. Yung isa. Yung other prodigal son. Kasi siya, kumbaga, yung sabi mo nga, mayroong mali eh. Mayroong mali doon sa naiwan. Kumbaga, yung nasa ministry eh. Pero yung, kaya sinabi ng Lord, obedience is better than sacrifice. Nandun siya sa sakripisyo eh. Wala yung obedience. Kasi puro reklamo siya eh. Bandang huli eh, lumabas yung tunay niyang kulay eh. Doon sa reklamo niya, sabi nga, imbes na matuwa, yung tabi niya nga, sabi, ang iyong anak, patay na at muling nabuhay, nawala at muling. Muling namatay at namatay. Sige. So, yun, ano, katulad, maganda nga yung nabanggit ni Ate Eric kanina, na talagang focus lang tayo sa Lord. Kung tayo titingin doon sa tao, encouragement. Kumbaga, idadalhin natin sila palapit sa Lord. Hindi yung discouragement. Sino pa po? Doon sa sinabi ng puso na tama ka, nagkasala ako sa Diyos at sama. Ngayon, makakuha natin haraga na halimbawa may nakaaway tayo, hindi tayo nagtawad sa Panginoon, saka hingi din tayo sa tao na aaway natin para malaman niya na humingi ng tawad sa Kanya. Kasi yung pagkasabi niya, ako nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Ibig sabihin naman, hindi tawad sa Ama, dahil sa tawad na kinaaway natin. So, isang kidi nyo para magtuloy-tuloy yung pagpapala sa atin. Kung maalala nyo, si Esau, pinagpala na siya, pero pinabalik pa rin siya dun sa nakaaway niya. Hindi pwedeng na magdiretso ka sa pagpapala nang meron kang hindi inaayos dito. So, bumalik, pinabalik talaga ng Lord si Esau, si Jacob kay Esau para makipagkasundo. So, ganun din po. Pagka, yung reconcile, no? Ibabalik mo yung dating meron. So, yun po. alam niyo po ang standing niyo sa Lord, di po ba, bilang mga anak ng Diyos. Di po tayo mga alipin ng Diyos, ano? Tayo po yung mga anak ng Diyos. At meron tayong mana. Yung mana na yon, hindi lang yung langit sa yung langit pag namatay ka na. Dito, may mana na tayo dito. Mararanasan na natin yan. May dadagdag ka ba, Bernardo? Last time po ako, natura kasi ate, hindi na bang ito dati. Leslie? Hindi mo nandang ako si ate Leslie. Yung sirok. Sabi ko na sirok sa mayroon. Kasi pag hinalo mo yung situation mo, yung sa status mo, magkakagulo ka talaga. Sirok. So. Ang nangyayari kasi, pagka nagkakasala ka, tamad ka manalangin. Alam mo agad sa isipan mo, hindi ka sasagutin ng Lord. Kasi namumuhay ka pa sa kasalanan eh. So, ano nangyari, hindi nakakaw na lang kaawa, yung authority mo. Ang sabi nga natin, yung pagiging anak natin, hindi nawawala yan. So, nagkasala ka. Katulad nung sa prodigal son. Nung siya yung malis, hindi naman sinabi doon ng tatay na, hindi ka na anak. Bagamat hindi kita nakikita, nag-uulog mo ka sa kasalanan, yung status mo bilang anak ko, anak pa rin, hindi nawawala yun. Yung karapatan mo, tawagin mo ka ma, tawagin kita kata, anak, hindi nawawala. Yung karapatan mo na, kumuhon ka din sa akin, hindi rin nawawala yun. So, hindi nawawala yun. Hindi ko sinasabi na, eh, ganun mo pala, dahil magkasala tayo. Ito ang wrong attitude. Ang sinasabi lang natin, kung ikaw yung tunay na Kristiyano, at talagang alam mo yung bukas sa pagiging tunay na Kristiyano mo, huwag mo isipin na nawala yung authority mo to claim something sa ating Panginoon. At sa lagi po binabanggit na, tinanggap natin natin ito, sa binding contract, kung ano tinatanggap ni Kuya Eric, pwede mo tanggapin yun. Hindi maaaring na, ayun, mas parang si parang pala tayo ni Kuya Eric. Kaya ito, matatanggap niya itong ako. Tama, for the meantime siguro. Tumatanggap siya ng malaki, at tumatanggap pa naman yun. Pero huwag mo alisin sa isip mo na pwede mo tanggapin yung malaki na yun.
Kasi karapatan mo din yun eh. Rights mo rin yun. Ang problema lang kasi minsan, inadamay natin o inialagay natin yung sitwasyon natin doon sa pagiging katulong din natin po kanina. Yung pagiging righteous man, pagiging right mo bilang anak ng Diyos. So, lagi mo natin kasi sabi, ako lagi tumuklat sa buhay ko yan eh. Hindi ako tumitingin kung anong gawa kong kasalanan. Pas ako kiniklaim ko, Lord, ang sabi mo, abundant life eh. Kiniklaim ko abundant life. Sabi mo, Lord, protect you to my family. Kiniklaim ko yan, protect you to my family. Dahil ko kiniklaim ko, kasi pangako ng Lord yan eh. Hindi ko sinabi na, hindi siya. Ang isa pang maganda rito, yung bansang Israel, never, never na history, nung lumabas ang bansang Israel, sinabi ng Diyos na, nagkasala kayo, humingi mo na kayo patawad, tsaka kayo nagbabalik sa promised land. Hindi niya binigro yung promised land. Magkabat, dinibig niya yung Israel, yung karakter, pero yung promise na, yung pinangako na promised land, hindi binigro ng Lord yun. Tinanggal na yung mga makukulay, pero yung promise na doon pa rin. That's under law. We are under grace. Ibang mas malaki yung kaibahan ng law, dahil talagang, ito talaga, talagang consequences ka agad eh. Kaya ikaw under ka ng grace. Kaya kung nakakasala ka, claim mo. You're still the son of God or children of God. You have the authority to claim. Ganun ba yung pinangako? Tsaka alam naman po natin yung formula ng prayer, di po ba? Yung nando doon yung paghingi ng patawad sa Lord. At saka yun nga, nabanggit ni Kuya Bernard, alamin din natin kung nasang dispensation of time tayo. Nasa dispensation of grace kasi tayo. Kaya wag natin laging sasabihin na, if I regard iniquity in my heart, you will not hear my prayer. Yun kasi yung panahon, nasa law sila. Yun yung batas na inimpose ng Lord nung panahon na yun. Unless na, alam yung may mga sacrificial offering sila na mga tupa, hindi sila pinagpapala. Kumbaga merong talagang kaparusahan or may withhold ng pagpapala sa kanila. Pero dito nasa grace tayo. Kung isipin na lang natin yung anak niya ibinigay para sa atin nung makasalanan pa tayo. How much more ngayon na tayo tumanggap na at kabilang na tayo bilang anak niya, i-withhold ng Lord yung mga pagpapala para sa atin. So claim it. Huwag tayong mahihiya sa Lord. Nahiya ba kayo sa tatay nyo? Ito yung, kasi minsan nasa kinalakihan din, di ba? Minsan pagka wala kang ganun connection sa magulang mo, hindi ka open, may character ka na parang kailangan lahat ng bagay paghirapan ko, hindi ko hingin sa, di ba? May mga ganun eh. Kaya yung iba, lagi ko pang naririnig, I will do everything, ano yun? Yung sa human might niya, gagawin niya yung lahat ng kaya niya, yung rest nun, tsaka palang bahala na ang Lord. Ako baligtad, lalapit muna ako sa Lord, tapos tsaka ipapakita sa akin ng Lord kung anong dapat mong gawin, anak. Tsaka ako palang yung gagawin. Hindi yung gagawin ko na to, hindi ko na kaya, Lord. Lapit ako ngayon sa Lord. Baligtad naman po ang prinsipyo. So, importan ko lang ulit yung mga para mas ma let us remember na ang napapala sa atin ang Diyos Ama. Never the Lord Jesus Christ. Kaya lang tayo pinapapala because of the Lord Jesus Christ. Kaya ang kiniklaim natin eh, Lord, yung ating tinawag na Lord, yung Ama yan eh. Siya talaga ang author ng blessings. And we ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Kasi ganito po ang nangyari. Kaya ako po, ang paniniwala po ako, dapat kang isang Kristiyan magkasala po, sa mata ng Diyos Ama, pinatawad ka. Even though you don't confess sin, you don't confess yung ano mo, Lord, patawarin mo ako. Hindi ka pa nag-confess, but in the eyesight of the Father, you are already forgiven. Bakit? Kasi hindi kanya nakikita eh. Ang nakikita niya yung anak niya sa'yo. The Lord Jesus Christ, the blood of the Lord Jesus Christ. Ngayon, ang ating naman Panginoon sa Kristo, ang siya naman dumalapit. Upang sa ganun yung dealing ng karo. Kasi magkaiba kasi yung dealing sa forgiveness. No? Kaya nga naniniwala ako na pagka ang isang Kristiyano magkasala, yung tunay na Kristiyano, bagamat hindi magandang practice na hindi ka humingi ng kasalaan ng napatawad, pero in both of the eyes of God, yung God the Father, pinatawad ka niya. Why? Because it is not you ang ating Panginoon sa Kristo nakikita sa bawat puso ko natin. Now it's about time to claim. Kaya nga sabi natin, pag nag-claim tayo sa Ama, hindi niya nakikita yung kasalanan mo. Lord, yung akin pong ganito, hindi po namin yung ganitong bagay. Nakikita niya, oops, that's your authority. That's your reward. Ibibigay ko yan. Kaya nangyayari kasi minsan, sabi nga natin lagi, we always keep on doing na
tawarin mo na ako, Lord. Alam mo, magsisisi mo na ako bago ko hihingi ng blessing para sa'yo. Kasi right now, I don't deserve blessing. Kasi patuloy-patuloy pa rin ako nagkakasala. So I don't deserve blessing. Pag naayos ko ng buhay ko, tsaka ako nalapit ang hihingi ng blessing. Question, anak o kapatid, kailan mo maayos ang buhay mo? Nobody can arrange yung kanyang buhay habang nabubuhay po tayo. Unless mamatay ka at makasama mo ating Panginoon. Sa time, itarange ang buhay mo. So just claim our rights. So kaya papasok din sinabi sa New Testament na no one can mock God kung ano yung tinanim mo yung mga anihin mo. Mm-hmm. So saan papasok ngayon din sa pinag-uusapan natin? A question lang, a question. Yun lang yung sabi ko. Now what you saw is what you read. It is the character that God's dealing with. Dinigil kasi kung tinanim mo, aanihin mo talaga yun. Mm-hmm. It means that God is dealing your character. Kung may punishment, aanihin mo yan. But let us always remember, yung punishment at yung character is separate doon sa pinangako ng Lord. Parang kontrata yan eh. Kuya, halimbawa, nagsign ako ng kontrata sa company na ito yung aking matatanggap. Yung pinaka-benefit. After a year, matatanggap ko ito. Sabihin, hindi ko pinagpapaguran yon. Sabihin nyo talaga nakasulat doon na pagka nasasaan ka pa, after a year, ibibigay ko sa iyo. Whatever your status, pa-promote ka man, hindi ka man gumanda performance mo. Pero pangako sa'yo, pag ikaw na ito after a year, meron kang salary increment, meron kang bonus. Kumbaga sa ano, it is separate the blessing doon sa character din ng Lord. Pag nagkasala ka, aanihin mo talaga yan. But the question is, yung blessings ba kasama doon sa pinumundol ng ating Panginoon pag ikaw ay nagkakasala? That's the another so ano yung punishment na pinag-uusapan natin? What kind of punishment is it? Okay, yun yung dealing... yung, let's say, yung dealing ng Lord, di ba, different siya dun sa... Punishment is different from blessing. So, pagka yung blessing, hindi siya nawawala, pero ano yung withhold lang siya, nandyan siya, hindi mo matatanggap siya ng... Hindi mo siya matatanggap, kumbaga parang may pagka mayroon kang policy, meron siyang maturity date, 'di ba? Yung may pagdating ng maturity date, may lump sum siya. Makukuha mo siya ng lump sum. Pero during magbabayad mo ng pension plan at meron kang lapses doon, nagkakaroon ng delay para makuha mo tong pinaka lump sum na anong tawag doon pag mature na yung ano yung plano mo. Nadidelay siya dahil doon sa kagagawan mo. Pero hindi ibig sabihin na nawala siya. Yung punishment natin, let's say yung sabi ni Kuya Bernard sa company, yung bonus and yung benefits mo, pag after ng 1 year, hindi siya nawawala dahil nandun siya sa kontrata. Pero along the way, nagkaroon ka ng tardiness, no? Tatamad-tamad ka, lagi kang absent, yun, matatanggap mo, meron kang maybe salary deduction or yung promotion na dapat na siguro nakaabang sa'yo dati, bigla ka nagtamad-tamaran, hindi mo na ibinigay sa'yo. We need hold mo na siya, pero nandoon siya. Pag nagtuloy-tuloy ka, ibibigay sa'yo. So, bukod sa ganung example, paano pa nagpapanish ang Lord? Oh, punish. Physically ba nagpapanish ang Panginoon? I mean, yung health? Kasi pwede kuya... Pwede ba niyang hipuin yung kalusugan natin as a form of punishment? So, paano ba? Kasi punishment, may gusto sumagot. Paano bang mag-punish ang Lord? Paano siya maparusan? Kasi kuya, kung sasabihin mong punishment, yung ginawa niya kay Paul, ibig sabihin yung pagkakasakit ni Paul ay punishment, diba? Pag-usapan natin yung mga ano, yung mga nakakagawa ng kasalanan. Ah, okay. Paano nagpa-punish ang Lord sa mga consequences? Ito yung mga consequences. Kung tayo lumabas ng simbahan, sa Kristiyano na lang, paano siya nagpa-punish sa isang anak? Sa anak niya, kasi sinabi naman sa Hebrews, yung anak ng Diyos, pinapalo. Diba? Normal yun eh. So, ano kasi pagpapalo yung pinag-usapan natin? Kasi, hindi na nawawala ang kaligtasan, we know that. Okay. No? So, what else? Paano yung punishment? Ang isang Kristiyano pang nagkasala, anong klaseng punishment yung mararanasan? Hindi ko ata, kasi para sa akin, yun nga eh, pagka nagkakasala ka, ang nawawala yung joy of salvation eh. Parang, although na, kaya anong nangyayari, although may blessing, hindi mo makitang may blessing kasi wala yung joy eh. Nung salvation, hindi na, parang nabublurden ka na, nawawala yung joy mo, hindi ka masaya,
nawawala yung enthusiasm mo sa gumawa ng lahat ng bagay, hindi ka na appreciative. Para sa akin ganun, pero yung punishment na physical, si David nung kasala siya, meron ba nawala sa kanya? Nalalok sa joy of salvation. Joy of salvation. Nawala lang. Bata, di ba? Si Solomon, nung magkasala siya, meron ba mga nawala sa kanya? Meron yung peace, di ba? Nawala yung katayapaan. Kaya may aklat na Ecclesiastes, happy sa dalawa eh. Vanity of vanities, walang kwenta sa kanya lahat eh. Yun ang bunga ng kasalanan eh. Yun yun, nawala yun. Mapangit yung pananaw sa mundo. Kahit napakayaman niya, walang kwenta sa kanya. So, parang natin ngayon, anong klaseng punishment na nararanasan ng mga Kristiyano? I know, hindi mabibilang yan, yung totoo sa'yo. Pero, ano yung in general, ano yung nararanasan ng Kristiyano? Or hindi pa natin nararanasan mapunish? Ako, idea. Ako yung joy of salvation talaga. That's it. Kaya nga tinatamad ka na rin mag-pray. Kasi ikaw mismo, yung fellowshipping mo nawawala. Parang, yun nga, may self-condemnation ka. Kasi nga, pagka nadali na yung joy of salvation mo, tangay na lahat eh. Meron na yung nagsiself-condemn ka na. Parang hindi ako worthy sa mga pagpapalang to. Wherein worthy ka. Parang pagka pumasok ka sa bahay ng tatay mo, kung anong nasa kapagkainan, umupo ka at kumain ka, kakainin mo yun. Kasama yun. Pero lang, hindi ka kinakausap ng tatay mo. Yun ang masakit. Di ba? Yun ang masakit eh. Kumakain ka, ang tatay mo hindi ka kinikibo or di ka man lang tinitingnan. Yun para sa akin, yun lang. Pero yung mga... physical infirmities, you know? Pwedeng itouch na ng Lord. Kasi katawan mismo. Pwedeng gawin ng Lord yun kasi hindi naman yung magiging daan para tayo magbalik sa kanya. Pwede yun. So, yung word natin, pwede yung pagtingin as a form of punishment. Alam mo ng Kristiyano ka, tempo ng Holy Spirit sa katawan mo, naninigarilo ka pa rin. Ayaw mo itigil sa kabila ng last ammunition. Ngayon, nagkaroon ka ng cancer o TB. So, can we say na punishment ng Lord yun dahil dun sa ongoing sin na yun? Palagay ko, actually, hindi yun punishment, eh, consequence talaga yun. Talagang darating talaga sa buhay mo yun. Dahil ginagawa mo yun, mismong sinisira mo talaga siya. So, okay, kung consequence siya, ano yung specific punishment sa pwede ibigay ng Lord? Punishment? May naisip ka ba? Oh, sige, kuya. Pwede po ka, i-gamitin po yung relative sa ating family natin. May nakakatapot ay magkakaroon po ng problema. Minsan, kapag wala na tayo nalapit ang dila. Katulad na sinabi ng Jackson ko, yun minsan yung mga problema ko yung baby na gamit ng Lord para ipaalala sa atin. Minsan yung malayon na tayo, sumusubay na po tayo. Naalala ko din niya din. Kasi siya nag-testimony siya. Na di ba, there is time na kung saan nawala siya sa gawa. Na naging paraan, or siya mismo nagsabi na yung pagkaka-aksidente niya ang nagtulak sa kanya para bumalik ka. So yun yung mga sitwasyon na maaaring ginagamit niya doon para tayo muling tumingin sa kanya. So kapag aksidente, walang direct na kaugnayan sa'yo, yun yung punishment. Pero kung ikaw mismo, consequence ng ginawa mo. Pwede kayong gamitin ng Lord yung consequence ng sin as a form of punishment din. Katulad ng ano, kuya? Halimbawa nga, katulad nun, halimbawa, yung health na lang, kalusugan, alam mo nang bawal yan, nasa pakete na nga eh, cigarette smoking will kill you or what, tapos ayaw pang tigilan, Kristiyano pa na turingan. So, in short, kumbaga mo, nawasa, no? Yung lungs mo, nagka-cancer ka ngayon. Can we say that's just a consequence or a form of punishment na rin ng Lord by destroying, because you're destroying the temple of the Holy Spirit? Unang-una, hindi ko masasabing Kristiyano talaga siya kung hindi niya yun binitawan. Kasi kung tunay ka talagang Kristiyano, hindi mo sisirain naman yung katawan mo. So, hindi ko talaga masasabi na punishment yun. Consequence mo talaga yun siya. Ang maano ko dati sa... Kasi sinabi naman ni David yun. I want to make good use the word discipline. Discipline tayo ng Lord. Kumbaga sana kung nagkamali ka, you have to discipline. Sabi nga yung staff niya, pinamamalong niya, yung kanyang parang pinangandiyan. Sabi, somehow sa pag-discipline ng Lord, masakit talaga. Yun ang pinakano po doon. Kasi ang ako lang po, kung sa akin lang po, no, yung, kasi pag sinabi yung word na yung punishment, parang iba dating. Hell na yun, ganun. E, kung palitan natin ng chastisement,
chastisement. Nagamit pa ako. Kaya ba yung chastisement sa parusa? Kasi pagpalo eh, pagka chastisement. Palo sa parusa, no? Doon ko lang yung bayong parang manin eh. Kasi ang Lord kasi, yung kanyang sabi nga natin, mahirap kasi ipag-ticket yung kanyang grace, which is sabi doon, at yung love, hindi mo kaya sukatin. Yan ang pinakano doon. At maliwanag doon, sinabi kayo nun yata yun, maliwanag doon eh. Kung ikaw ay makasalanan pa at nagdulod doon sa kasalanan, ipinagkalob ko na yung nag-iisa kong buong anak eh. Pare-pare kasi yung galong takamahan. So sa akin kasi, pag sa magulang siguro, may punishment siya. Pero pag sa akin kasi, of the word na, kasi para sa attribute sa ating Panginoon, I would rather use discipline. Okay, let's say chastisement. Pwede kayong gamitin ng Lord yung sickness na katawan as a form of chastisement sa atin kapag nagkakasalan ka. Pwede siya. Talo. Kasi sinabi naman niya sa Corinto, yung sirahin yung katawan dahil hindi mo naman ang parusahan yung sinong sumira sa katawan. Pwede ibang kasalanan na lang, huwag na yung mga ganyan. Kasi napaka-obvious na talagang magkakasakit ka eh. Pinigyan ko lang yung mga brains niya. Kasi sigurado talaga kuya magkakasakit kapag naniganigyo ko, inuwing kita ng alak ko, hindi ka masunog talaga. Pero, medyo pinipiga ko lang yung brain natin. Kasi ang kagandahan sa pag-usapan natin, yung sinabi ng Lord sa Old Testament, ang Lord daw kung magparusa, hindi katumpas ng pagsuway. Katulad doon sa pinag-usapan natin. Ganun nga siya, Patrice. Ang gusto kong palabasin sa mga tanong ko na we're so blessed, mga kapatid. We're so blessed. We are. Na katulad doon sa good father na yun na pinag-usapan natin. Kung tutumbasan ng Lord yung ng eksaktong katumbas yung kasalanan ginagawa natin, no one can stand. Wala na tayo ngayon. No, but he's very good. He's a very, very good father. No, very, very righteous. Very loving. Na o nga naman grace pinag-usapan natin ngayon, we are receiving what we do not deserve. Ini-enjoy natin mga bagay na higit pa sa ating inaasahan, di ba? Nasa Ephesians nga yun. Kaya nga maging sa paghingi sa Panginoon, hindi natin siya outwit. Hindi pwedeng mas matinding imagination natin sa pwedeng ibigay ng Panginoon eh. No? So yun nga, kung hihingi tayo sa Panginoon, alam tayo ng Panginoon regardless ng ating mga kahinaan, ask. Anyway, siya naman sa atin, seek and you shall find, knock and the door will be open, and so on and so forth. Regardless ng mga ng estado natin, no, yung everyday life natin. Nakita naman natin kung ano yung naging estado ng nung anak. Nung na-realize niya. Yun yung mahalaga dun eh. Nung nagbalik loob sa kanyang ama, yung puso niya kasi eh. Nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa iyo. Nandun yung pagsisisi. Pero kuya, kung babalikan natin yung istorya, nung naisip niya na pumunta sa ama, hindi para humingi ng tawad, kundi para may makain siya. Diba? Survival lang. Kaya lang siya lalapit. Nangyayari sa atin yun. Kaya lang tayo lalapit sa Diyos, hindi dahil gusto nating lumapit, humingi ng kapatawaran. Kung hindi, dahil dun sa circumstance na nandoon tayo. No. So, ang maganda doon, tayo pagka naisip pa lang natin na manalangin, ang Diyos ay excited na siya. No? Excited na siya. Parang yung sa storya, napakalayo pa lang niya eh. Wala pang sinasabi, inakap niya na, isuot niyo ng balabal at pagkasuot saka pa lang nagsabi na patawarin mo ko. No? Nagkasala ako sa Diyos at sa iyo at sa Diyos. Saka pa lang niya sinabi 'yon. Pero ibinigay niya na. Imagine, no? Naisip pa lang natin manalangin sa Diyos, excited na siyang makinig sa atin. Sa pag-additional doon sa maganda noong doon, during nung panahon nung sa Israel na yun, hindi custom sa kanila tumatakbo matanda. Kasi wala naman sino nung turo sa atin eh. Sana sa Jero. Yung matanda na tumatakbo. Yung anak tumatakbo at umaakap doon sa tatay. Kasi hindi nila yun. Kung baga sa ano, pag nakita yung pamilya na yung tatay pinapatakbo mo, hindi magandang sinyalis yun. Ang lalapit. Ginawa ng tatay yun. Tumakbo siya mismo at siya mismo umaakap doon sa anak. Dito po sa Riyadh custom nila yun. Ang matanda, hindi siya lalapit sa iyo para bumati. Ikaw lagi ang lalapit sa matanda para bumati or mag-kiss, mag-bless, ganun po. So same custom po nung panahon na 'yon. So tandaan natin, meron tayong robe at meron tayong singsing at sandalyas, no? Yung sandalyas hindi lang representation ng affirmation na hindi tayo alipin, kundi anak tayo. Kung hindi,
di ba yung merong kang another step, no? Merong kang bagong bukas. Kalimutan mo na yung nakaraan. Nagkasala ka, kalimutan mo na yan, anak. May bukas. Eto ngayon na pag-usapan natin, no? Walk in faith, walk in faith. Every day, walk in faith. Ask in God in faith. Palaging in faith, in faith, in faith. We have to live in faith. Pagkatapos sa hindi po namin sinasabing ano, ha, magpatuloy sa ano. Ang pinaka delikado doon, patuloy tayong nagkasala. Baka talagang mawalan ka ng mana, no? Mawalan ka ng mana talaga sa tatay mo, baka siya na sumipa sa iyo sa bahay pag patuloy at patuloy ka. So nakikita natin yung mga addict, ano? Talagang sinisipa na sila. Kahit sa rehab, sinisipa na sila. So, wag po tayong magpapatuloy. Do ang Lord ay graceful. Talagang meron din ng mga hangganan. No? Doon sa pinaka-final judgment, doon na ang kataluhan. Bahala na po tayo doon. Wala nang Bible study doon sa judgment. At ngayon pa lang, i-apply na po natin. So, okay, praise God. Doon sa elder, nawa ay wag tayong masyadong kwan-kwan dyan. Mapangmata sa mga kapwa natin at mapagmasid, no? So, sige po, tayo mag-pray na siguro, palagay ko. Okay? Sige po.